Panginoon po namin Diyos. Naririto na po kami, mga lingkod mo. Umaharap ng may kababaang loob. Nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga pagpapalang kaloob mo. O sa pananampalatayang taglay namin na hanggang ngayon nananatili pa rin sa aming mga puso. Salamat po. At sa gabing ito ay muli mong ipinagkaloob na makapiling ka namin. Namaramdaman ka namin. At lumalakas ang bawat isa sa amin. Sa pagkakataon, makapagtipon-tipon ang bawat isa. Sa pagkakataon, masamba namin at mapuri ang iyong banal na pangalan. Muli kaming patatagin, Panginoon. Itaas pa ang uri at antas ng aming mga pananampalataya ng upang nakakapanatili kami matatag na naglilingkod sa iyo. Maawa kang huwag mo kaming pababayaan. Hayaan mong makapiling ka namin. Huwag mo kaming iiwan, Ama. Saan pa kami patutungo? Kung iiwan mo kami, huwag kaming pababayaan. Kanino pa kami tatawag? Kanino pa kami mananalangin? Ikaw lang, Ama, ang kinikilala namin, Diyos. Ang makapangyarihan namin, Panginoon, na lumalat at lumikha sa bawat isa sa amin. Alam namin, marami kaming mga pagkukulang sa iyo. Hindi man kami naging dapat sa iyo. Nananatili, Ama, ang aming katapatan sa iyo. Dangat kong minsan nananig sa amin ang kaugalian ng mga sanlibutan. Nakakalimot kami kung minsan sa mga aral na tinanggap namin. Nakakalimot kami sa aming mga tungkulin na sinumpaan namin sa iyong banal na harapan. Muli kaming palagasin. Muli kaming patatagin. Patawarin kami, Ama. Huwag mo kaming papatulan. Maawa ka sa bawat isa sa amin. Manatilihin pa sa amin ang iyong pag-ibig. Manatili pa rin kami malangalingkod mo. Manatili pa rin kami mga Iglesia ni Kristo na patuloy na pupuri at luluwalhati sa iyong banal na pangalan. Muli kaming alalahanin sa pagkakataong ito. Inilalapit namin
at maawa kang alalahanin ang bawat sambahayan ng iyong mga anak. Alalahanin ang bawat mga magulang. Maawa kang alalayan kami, Ama. Panatilihin pa sa amin at iyong patnubay. Ipagkaloob pa sa amin ang pag-asa at katatagan. Malagpasan namin ang anumang mga pagsubok sa buhay na ito. May sa ayos namin lagi ang aming mga sambahayan nang naaayon sa iyong banal na kautosan at katwiran. Kaya kami tatanggap ng iyong banal na salita at katotohanan. Muling ibanda ang bawat isa sa amin. Hindi man kami nagkakatipon sa iyo isang dako. Panatilitin pa sa aming mga puso ang iisang pananampalataya, ang iisang layunin, ang patuloy na sambahin ang iyong banal na pangalan. Basta na ang mga nasig mo sa gabi ito. Iingatan mo siyang lagi. Palakasin mo siyang lagi. Ilayo siya sa anumang mga pag-anib. Higit sa lahat, ipagkaloob sa kanya at malakas na pangangatawa. Malayo, malayo. Ilayo mo siya sa anumang mga karamdaman at sakit. Upang patuloy pa niya kaming napapangunahan sa mga ganitong uri ng pagsamba. Panginoon po namin, Jesus, salamat sa iyong pag-ibig. Nananatili pa rin kami sa iyo. Huwag kang magsasawa sa amin. Iparating lagi sa abang aming mga panalangin. At higit sa lahat, Panginoong Jesus, panatilihin lagi sa aming mga puso ang pag-iibig ng magkakapatid. At managtitiwala po kami, dinirinig mo ang aming mga panalangin. Nagpatawad ka na rin sa iyong maglingkod sapagkat ang lahat ay buong galang naming hinihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesu Kristo, dakila naming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay hamon sa liginyanay. Kapatid ay rin naman namin ay pamagat na pinahatulan ng Biblia ng mga lumalapit sa Diyos. May masamang layunin ng mga lumalapastangan sa pangalan ng Panginoon. Hindi po lingit sa ating kaalaman ang maraming naglitawang relihiyon o pangkati ng pananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo. Isa po ito sa mga palatandaang malapit ng araw ng pagbubuhay. Magkakaiba man po ang relihiyon, balit isa ang isinisigaw po nila na layunin daw po nila ang maglingkod at sumamba sa Diyos. Ang problema, hindi po lahat ng gumagawa nito ay tinatanggap ng Diyos at pinalulugdan niya. Sa marami na po nating pag-aaral, malinaw po na itinuturo ng Biblia na ang paglilingkod at pagsamba ng bayan ng Diyos ang tinatanggap at pinalulugdan niya. Subalit, alam ba ninyo mga kapatid na mayroong mga taong kabilang sa bayan ng Diyos? Kumbaga sa panahon natin, kaanib sa Iglesia ni Kristo,
naglilingkod at sumasamba sa Diyos. Ganun man ay hinahatulan ng Biblia. Ano katunayan? Meron bang mga taong hinahatulan ng Biblia dahil sa kanilang masamang layunin sa paglapit sa Diyos? Pinggan po ninyo ang sagot sa Ezekiel 33:31. At dumating sa iyo na wari ang bayan ay tumarating. Sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan. At kanilang dinidinig ang iyong mga salita. Ngunit hindi nila ginagawa. Kapagkat sila'y nagsasalita ng malala, ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Sino po ang tinutukoy sa pahayag na ito ng Biblia? Ang Israel. Ano ang sumbat ng Diyos sa Israel? Sa kanilang paglapit at pagsamba sa Kanya. Ang sabi ng Diyos. At dumating sa iyo, nawari ang bayan ay dumarating. Kausap niya ay si Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Diyos, dumating sa iyo, nawari ang bayan ay dumarating. At sila'y nagsisiupo sa harap mo. Kasi si Ezekiel ay propeta. Nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan. At kanilang dinidinig ang iyong mga salita. Ngunit, hindi nila ginagawa. Yun ang sumbat ng Diyos eh. Bakit? Ano po na ng Diyos sa kanilang paglilingkod sa Kanya? Ang sabi ng Diyos, sila'y nagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Isipin ninyo mga kapatid, ang Israel ay bayan ng Diyos noon. Subalit hinatulan sila ng Diyos. Dahil sa masamang layunin nila sa paglilingkod sa Kanya. Ano yun? Ang sabi ng Diyos, ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Ano po ang kahulugan na ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang? Ano ang isang halimbawa ng pakinabang na hinahangad ng ibang mga tao sa pag-anib ng relihiyon, sa paglilingkod daw nila sa Diyos? Pakinggan ninyo sa Ezekiel 33:31. Kaya magkakasamang pumunta sa iyo ang mga mamamayan. Mamamayan ko na nagpapanggap lang na gustong makinig sa iyo. Pero hindi nila sinusunod ang mga sinasabi mo. Magaling silang magsalita na mahal nila ako. Ngunit ang nasa puso nila ay kasakiman ng pera, sa pera. Anong isang halimbawa ng pakinabang na hinahangad ng ibang mga tao sa pagre-relihiyon o paglilingkod daw sa Diyos? Ang sabi ng Diyos, ang nasa puso nila ay kasakiman sa pera. Sa harap po ng Diyos, ano lamang ang kanilang ginagawa na pagpunta sa templo o gusaling sambahan para sumamba daw at makinig ng mga salita ng Diyos? Pero sa harap ng Diyos, ano lang ang kanilang ginagawa? Ang sabi ng Diyos, magkakasamang pumupunta sa iyo ang mga mamamayan ko na nagpapanggap lang. Ano ba yung nagpapanggap lang? Hindi totoo. Nagpapanggap lang na gustong makinig sa iyo kay Ezekiel. Si Ezekiel yung nangangarap eh. Si Ezekiel yung ginagamit ng Diyos noon para iparating sa bayan niya ang mga salita niya. Pero sabi ng Diyos, hindi nila sinusunod ang mga sinasabi mo. Ano pa sumbat ng Diyos sa kanila? Magaling silang magsalita na mahal nila ako. Ngunit ang nasa puso nila ay kasakiman sa pera. Mga kapatid, ito ang kasamaan ng maraming maling relihiyon ngayon na nagkalat sa mundo. Taktuon sa pansariling pakinabang ang kanilang pagre-relihiyon. Pero pansinin ninyo mga kapatid,
Ang binabanggit po dito ng Diyos, eh hindi naman yung mga relihiyon sa iba't ibang relihiyon sa mundo, kundi ang bayan niya. Ang bayan niya noon ang Israel. Sino ang pasiguro sa pagiging sakit o gahaman sa salapi? Mga kapatid, ang binasa kanina, Ezekiel 33-31, kapag ibinaba po natin ang pagbasa sa mga kasunod na talata, makita mo nga yung Ezekiel 34:1-4:8. Eh, ang sabi ng Diyos eh, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Pansinin nyo, mga pinuno ng Israel. Sarili lamang ninyong iniintindig at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdarami kayo ng lana, ngunit hindi ninyo pinapakain ang mga tupa. Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sipin nyo. Sa dating salin, inyong pinagpuno ang may karahasan at may kahigpitan. Sa salita ng Diyos, na sali ng Diyos, pinagmalupitan nyo pa sila. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Eh bakit naging ganito ang mga pinuno ng Israel noon? Naging ano ang mga pinuno ng Israel? Kapag binasa naman natin ang Isaiah 1:23, ang sabi ng Diyos, naging Israel ang iyong mga pinuno. Kasabwat sila ng mga magnanakap. Tumatanggap ng mga suhol at mga regalo. Hindi ipinagtatanggol ang mga ulila at walang malasakit sa mga bida. Sa ano sila naging abala? Sa Isaiah 56:11 naman, ang sabi ng Diyos, ang mga pinuno ng Israel na dapat sana'y mga tagapagbantay ng bansang ito ay parang mga bulag at mga walang nalalaman. Para silang mga asong matatakaw na walang kabusugan. Ang pansariling kapakanan lang ang kanilang pinagkakaabalahan. Yung sila abala, pansarili nilang pakinawa. Ito ang lalong masamang nangyari sa Israel, mga kapatid. Ang mga pinuno o namamahala sa bayan ng Diyos, ang pasimuno sa pagiging matakaw sa pakinawa, naging mga sakim o kahaman sa sanat. Ito ang dahilan ng matinding galit doon ng Diyos sa Israel. Kaya sila natalikod sa Diyos. Yung mga kapatid, hindi natin pinag-aalinlangan ang katotohanan itinuturo ng Biblia na ang Iglesia ni Kristo, ang bayan ng Diyos, ngayon sa mga huling araw na ito. Ito ang tunay na relihiyon o Iglesia sa Diyos at kay Kristo. Sapagkat ito ang may tunay na sugob mula sa Diyos. Subalit kailangan din natin isang. Taklay pa natin ang uri ng tunay na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Malinis ba ang layunin natin sa paglilingkod sa Diyos? Tayo bilang mga individual na kaanib, totoo ba sa puso natin ang ating mga pagsamba at pagpupuri sa Kanya? Isinasakatuparan ba natin ang mga aral ng Diyos na ating naririnig at tinatanggap? Baka kasi nagiging katulad na lamang tayo sa ibang mga relihiyon na ang puso ay nasa pakinabang. Baka matulad din tayo na sa mga lingkod ng Diyos noon, mga Israelita. Kabilang sa bayan ng Diyos. Kumbaga sa panahon natin, Iglesia ni Kristo. Pero ang sabi ng Diyos, nagsisiupo sa harap mo, na gaya ng ating bayan, eh parang nasa loob siya ng kapilya, nasa pagsamba, dinidinig ang iyong mga salita, ang salita ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi naman nilang ginagawa. Nagpapanggap lang. Ang lalong masama, mga kapatid, ay kung ang mga namumuno ngayon sa iglesia, ang siya unang mga sakim sa salapin, tulad ng mga pinuno noon ng Israel. Ang sabi nga kanina, ipakita mo nga muli yung Isaiah. Naging Israel ang iyong mga pinuno.
Kasampot sila ng mga magnanakaw, tumatanggap ng mga suhol at mga regalo para silang mga asong matatakaw na walang kabusugan. Ang bawat isa sa kanila'y gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin at ang pansariling kapakanan lang ang kanilang pinagkakabalahan. Bakit ba sila nangutang, mga kapatid, ng bilyong halaga sa mga bangko? Bakit sila pumasok sa mga negosyo? Bakit sila nakikiapid sa mga politiko? Ang mabigat, mga kapatid, noong may mga bumangon na kapatid na nanindigan sa katwiran, ano kanilang ginawa? Pinaratangan na lumalaban daw sa pamamahanan. Pagkatapos ito ang kanilang ginamit na patayan upang itiwalag ang marami. Pagkatapos naman ay ginipit, inapi, inusig. O hindi ba yan ang galit na sumbat ng Diyos sa mga pinuno noon sa Israel? Nangyayari din ngayon. Ang sabi kanina, pakita mo nga muli yung Ezekiel 34, ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sa dating salin, inyong pinagpuno ang may karahasan at may kahigsan. Sa salita ng Diyos, pinagmalupitan nyo pa sila. O hindi ba yan ang ginagawa nila ngayon? Yan ang ginawa noon ng mga pinuno ng Israel sa mga kabilang sa bayan ng Diyos. Ginagawa nila ngayon yan sa atin. Sa halip na alagaan nila, tayo ang mga tupa. Ano sabi ng Diyos? Ang sarili nila ang binubusog. Hindi nila ipinagtatanggol ang mga ulila at walang masasagit sa mga pinya. Mga kapatid, huwag tayong bibitiw. Nasadlak man tayo sa mga pagdurusa sa ating paninindigan sa katwiran. Huwag magbabago ang ating mga puso sa ating malinis na layunin sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan ninyo, ang iba't ibang mga relihiyon sa mundo ito, maraming mga taong nagsasagawa rin ng paglilingkod, pagsamba sa Diyos, sa sarili nila. Pakiramdam nila, akala nila'y totoo ang kanilang ginagawa. Pero hindi naman tinatanggap ng Diyos. Hindi sila kinalulugdan ng Diyos. Tayo bilang bayan ng Diyos sa mga huling araw, tayo tinatanggap at kinalulugdan ng Diyos ang ating mga paglilingkod at pagsamba. Kaya lang, huwag tayong papayag na matulad tayo sa mga Israelita. Paano natin patutunayan sa Diyos ang ating totoo at malinis na motibo sa paglilingkod sa Kanya? Pakinggan ninyo sa awit 86:11-12. Ang kalooban mo'y ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turo ang maglingkod ng buong taimtig. O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko iyong kadakilaan. Paano natin patutunayan sa Diyos ang ating totoo at malinis na motibo sa paglilingkod sa Kanya? Tularan natin ang lingkod ng Diyos na si David. Ang sabi niya, ang kalooban mo, ituro mo sa akin, tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turo ang maglingkod ng buong taimtig. Ito sana, mga kapatid, ang maging katangian natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Tapat sa puso at taimtig na paglilingkod. Hanggang kailan? Ang sabi ni David, o Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at iyahayag ko ang iyong kadakilaan. Kaya huwag nating pababayaan ang ating mga pagsamba habang tayo po ay nabubuhay. Tatanguyod natin ang paglilingkod at pagsamba sa Diyos hanggang wakas. Anong dakilang hangarin at pananalig ng mga tao ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya? Takwil man ang maraming mga dating kaibigan, mga kasama sa paglilingkod sa Diyos noon. Pakinggan ninyo sa awit 119:141-43. Kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil, gayunpaman ang utos mo hindi pa rin lilimutin. Ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at sulit. Ngunit ang iyong kautusan
ang saak ay umaakit. Si David, mga kapatid, tulad natin ay itinakwil din ng maraming pangalagin. Kasama niya noon sa paglilingkod sa Diyos. Tulad natin, kayo, itinakwil tayo ng mga kasama natin, kamay tungkulin natin. Kasama natin sa paglilingkod. Ang iba'y mga mahal pa sa buhay, mga kaibigan malalapit sa ating puso. Gayunman, ano ang naging dakilang hangarin ni David at pananalig niya sa paglilingkod sa Diyos? Ang sabi ni David, kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil, gayon pa man, ang utos mo'y hindi pa rin lilipos. Ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin. Ngunit ang iyong kautusan, ang saak ay umaaliw. Mga kapatid, ganito rin sana ang ating maging tangarin at pananaw sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi ito ang ating kalagayan ngayon. Tayo ngayon ang tinutukoy ng binabanggit dito, mga itinakwil, na sa paningin nila ay mga wala tayong saysay, wala tayong kabuluhan. Hindi ba? Ang tingin nila sa ating kawawa lang tayo, mga itinakwil na. Pero ganun man ang ating kalagayan, ganun man ang paningin nila. Ang kaaliwan natin ay ang mga kautusan ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay tinuturo sa ating mga pagsamba ng nagsisilbing lakas natin, inspirasyon sa buhay, nagbibigay sa atin ng katatakan. Kaya nanghihina pa o nawawala ng pag-asa ang mga tao ng Diyos na naghihintay ng katarungan sa sinapit ng mga kaapihan at pag-uusig. Mika 7:7. Ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Diringgin ako ng aking Diyos. Nanghihina ba o nawawala ng pag-asa? Mga tao ng Diyos na naghihintay ng katarungan sa sinapit na mga kaapihan at pag-uusig, hindi. Saan po nakatuon ng kanilang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos? Sabi ng lingkod ng Diyos, sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Sa mga tuwid, hindi kailanman maiinip ang mga lingkod ng Diyos na umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Paano hinaharap ng mga tao ng Diyos ang mga panuluya, ang masasakit na paghamak at panlalait ng mga mag-uusig upang patunayan na hindi sila nawawala ng pag-asa? Diyan din sa Mikas, tutuloy lang natin sa 8 hanggang 9, mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa amin. Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ng Panginoon. Titiisin ko ang galit niya sa pagkatagkasa na ako sa Kanya. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang Kanyang pagliligtas. Sana napansin niyo, mga kapatid, ang matatag na pag-asa ng lingkod ng Diyos na ang kalagayan ay katulad natin ngayon, na dahil sa higpit ng pag-uusig ay nasuog sa maraming pagdulos. At ito'y ikinagalak ng mga umuusig sa Kanya. Subalit sa kabila ng Kanyang sinabi na natiling matatag ang Kanyang pag-asa, isang pag-asang hindi matitinag sa anumang paraan. Paano niya hinarap ang mga panuluya, ang masasakit na paghamak at panlalait ng mga mang-uusig upang patunayan na hindi siya nawawala ng pag-asa? Ang sabi niya, mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ng Panginoon. Paano ang kanyang mga pagdurusa? Hanggang kailan siya magtitiis at maghihintay ng katarungan? Ang sabi niya, magtitiis ako
hanggang siya'y pagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. Magsilbing inspirasyon sana sa atin ang pahayag na ito ng lingkod ng Diyos na punong-puno ng pag-asa. Itong-ito ang kalagayan natin ngayon, mga kapatid. Marami sa inyo'y nagtitiis. Hindi namin alam kung saan kayo naroon, kung anong kanyang kalalagayan. Pero alam namin nagtitiis kayo. Tayong lahat ay nagtitiis ng maraming hirap ng kalooban dahil sa ating abang kalagayan. Mula nang tayo'y nanindigan sa katwiran, sinagupan natin ang matinding mga pag-uusi, ang mga panggigipit at pang-api. Pero hindi tayo tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Buong tiyaga tayong sumunod. Itinaguyod natin ang mga pagsamba habang tinitiis natin ang mga kalumbayan. Matyaga natin itinaguyod ang ganitong mga pagsamba sapagkat ang pagsambang lakas natin dito tayo pinagpapalo ng Ama. At ngayong narito tayo sa pagsamba, ano dapat nating panaligan at maging pag-asa natin? Pakinggan ninyo dyan din sa Mika, sa talatang 18-19. Wala nang ibang Diyos na tulad mo, o Panginoon. Pinapatawad mo ang kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi na nanatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Muli mo kaming kaawaan. Tatapakan mo ang aming mga kasalanan at iahangis sa kalaliman ng dagat. Anong dapat nating panaligan, mga kapatid, ngayong narito tayo sa pagsamba? Ano man ang pinanggalingan natin? Ano man ang ating pinagdaanan? Pumayag ang Diyos na tayo ay magkita-kita muli sa pagsambang ito. Anong dapat nating panaligan na sa ating pagharap sa Diyos ngayon? Pinatawad niya ang ating mga sala. Pinagiging dapat niya tayo sa ating pagharap sa Kanya. At ipadarama niya sa atin ang Kanyang tapat na pag-ibig. At muli niyang kahabagan ng bawat isa sa atin. Lumapit na kayo, mga kapatid. Sabihin na ninyo sa Ama ang inyong pangangailangan. Pagbitin ninyo sa Kanya lahat ng inyong ipinagpapanatan. Ngayong narito siya sa pagsamba, kanina po'y narito na siya. Nakatungay siya sa atin, nakasubaybay. Nagmamasid siya, sino lalapit sa kanya? Nakahanda siyang magpala. Iuunat niya ang kanyang mapagpalang kamay para muling pagpalain ang bawat isa sa atin. Tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat ang marag sa iyo. Totoo lahat ang aming narinig. Hindi lang pala kami ang nakaranas ng mabibigat na pag-uusin, mga kaapian at pagtigipin. Hindi rin pala ang nasa gupat na ranasan noon ng mga hinira mo. Subalit may mga lingkod ka na nagpakita ng mabuting halimbawa, nagtiis, nagtiyaga sa pagsunod sa iyo. Kahit maraming pagdurusa, binaka ang maraming mga pag-aapi, ang mga paninira, ang mga masasamang salitang tinanggap. Ganito rin ang aming nararanasan ngayon. Ang mga pinagdaanan namin ay halos igupo kami. Halos itigil ang aming paglilingkod sa iyo. Nayatig kami sa bigat ng pagsubok. Pero Ama, napakabuti mo. Sinagip mo kami sa aming kalagayan
Itinayo mo kami muli, ibinagan mo kami at pinalalayan para muli kami magpatuloy sa paglalakbay. Narito kami ngayon, nananatili pa rin kami sa ganitong mga pagsama. Lahat ng ito, ama-ama at pag-ibig mo sa amin. Pinatutunayan mo, hindi mo kami pababayaan. O Diyos, ito siya nang itatak mo sa aming mga puso. Huwag naming lilimutin ang lahat ng gawa mo sa buhay namin. Ang mga himala mong nahayag sa aming buhay. Ano man ang maranasan mo namin? Huwag kami bibitin. Huwag magkapikat pag mga pagsubo. Huwag may naman. Para pawa mo na. Para pawa mo na sa amin. Huwag mo kami bibitin lang. Halika pa naman. Iwanan ko yung mapagpulang kamay. Basbasan mo kami lahat. Pagpulay mo kami mga kanuluwa. Mugan mo po, nalalo kami maging tapat sa iyo. Maging palinis ang aming layunin sa paglilingkod at pagsamba sa iyo. Alisin mo sa aming mga puso ang anumang pansariling kapakanan kung mayroon man. Linisin mo ang aming mga puso. Maglingkod kami sa iyo ng buong katapatan. Sasambay ka namin. Unyok ng pag-ibig at pananampalataya. Tulungan mo kami lahat maging tapat sa iyo hanggang wala. Pagalingin mo ang mga may sakit, ang mga namimigati dahil sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay. Ngayon, mahawa ka, alalahanin mo sila, aliwin mo sila. Tulungan mo kaming lahat. Makapagpatuloy na karapat dapat sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Jesus, pamagitan mo kami sa ama. Tuloy mo po kami alalaya. Maawa ka pagdulo. Manahan ka po lagi sa aming mga puso. Ama, sumasampalataya kami. Minsan pa narinig mong aming panalangin. At muli mong binasbasan kami magkakapatid. At huwag mong lilimutin ang naiwang pamilya ng kapatid na Heranyo Manalo. Panahin mo sila kung saan man naroon. Ingatan mo. Ganun din ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nasa bilangguan. Maawa ka po, palayain mo ng aming mga kapatid. Mga nagsipangalat at napadpad sa iba't ibang mga dako. Tunitain mo sila araw-araw, alalayas mo, palakasin mo. Bigyan mo ng pangangailangan sa buhay na ito. Tuloy na makapamuhay ng maayos at marangal. Ngayon sa lahat, kaming lahat matatag na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Tiwalang tiwala na po kami, Ama. Minsan pa narinig mong aming mga panalangin. Binasbasan mo muli ang iyong pag-aanap. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.